Hi guys! Welcome sa ating channel! Good morning, good afternoon, good evening! Kung saang sulok man kayo ngayon, so binabati ko kayo from Finland! So, ngayon is Sunday guys, at wala tayong pasok. But tomorrow of course, so busy because it's Monday. As usual, I hate Monday, so talaga naman. So, kahapon Sabado, may work tayo. At naku, ang weather dito sa Finland, guys, napaka difficult or mahirap dahil sobrang snow, maraming snow, and sobrang lamig. And kahapon na ay medyo nahihirapan ako dahil nag-work ako sa malayo, guys, dahil yung mga pinag-drive ako at pinag-ano guys, bali dalawa yung task ko kahapon. Ako napakahirap dahil simula nung nagkaroon ako ng driving license, kahapon ang pinakaunang araw na nag-drive akong mag-isa. Dahil usually pag magda-drive ako, nung nagkaroon ako ng driving license, nung nagda-drive ako ay laging sumasama yung aking partner. Dahil nga kahapon, walang masyadong driver or walang mapagbigyan ng worker doon sa malayo at kailangan doon may mag-work. At saka, ako lang yung may license during the day or kahapon kasi weekend, diba? At saka yung talagang nag-work doon ay naka-holiday. So, I have no choice, guys. So, nag-drive ako. Ako, guys, first time ko mag-drive, ay gumamit ng GPS. At nako, napaka-slippery, guys. At saka, hindi mas maganda yung weather kahapon. Zero visibility talaga siya. At saka, nung pag-drive ko papunta sa malayo, bali ano yun, guys, eh? Bali 100 kilometer. 100 kilometer yung i-drive ko. More than ata, eh. 100 kilometer. Tapos, first time ko pa, ay, naku, guys, tapos sa highway, naku, sobrang slippery. Tapos, yung mga daanan ay naku-cover ng ice. So, natakot ako, baka may black ice, diba? Yun yung slip, di mo alam na, akala mo snow lang yun, pero sa ilalim, may matigas na pala yung or nag-frozen na, or slip, maslip ka. Talagang nag-slide talaga ako, guys, pag overtake ko at pagbalik ko sa middle, sa middle lane, di ba, hindi yun madaanan. Kumbaga, yun, yung between both lane. Ayun, pagbalik ko sa ganun talaga yung, mahangin pa naman, guys, ganun pa yung, yung sasakyan. Tapos, maliit yung sasakyan na ginamit ko. Pag ganun siya, guys, buting na lang, hindi ako nagpanik. At saka, parang ganun talaga siya, guys. Siguro, yung mga tao na kaano sa akin, siguro baka na-sleep ako or lasing, baka yun na iniisip niya. Gumanon talaga siya, guys. Tapos napakahirap pag yun sa mga gilid-gilid. Pag ma-once na makahit kunti lang ma-slide ka doon, ay dumiretso ka talaga sa napakalayo or sa, kasi madulas. Ang ginawa ko, guys, is binitawan ko yung yung gas. Kasi pag bigla kang bitrik, ay lalong yun, drifting yun. So, buti na control ko yung may kasabi ko, ay nako, kinabahan ako tuloy nun. Oh my God. At buti na lang. Pag uwi ko na rin, okay, nakarating ako ng maayos. So, listen, learn yun, di ba? So, pag uwi ko ng maayos, ay pagdating ko nandoon, guys, ng maayos, at pagbalik na naman, is a challenging na naman kasi talagang yung snow buhos na buhos sa sobrang dilim. Nako, tapos, syempre, 100 yung hindi na chance. So, dapat 90 or 80 lang yun. So, 100 pa rin yung minsan nag-na 95 ako ng speed. Tapos, kunting mo lang, guys, kasi hindi pa ako masyadong praktisado sa manubela. Parang mag-ganun-ganun pa siya ba? Kunting mo lang, galaw, ganun. So, hindi ko pa siya ma-maintain or tawag dito. Basta yung manubela, hindi ko pa siya masyadong makontrol. Kumbaga, kung hawak ako, parang gaganun siya agad. Tapos slippery. Alam niyo ba ang nangyari? Ay, nag-ikot-ikot pa ako. Namali ako ng ito. Yung papunta ko doon, hindi ako nawala.
pa-uwi ko sa bahay, pabalik ko na, ay, nag-turn-turn. Tama, sabi niya, exit 4 naman dun sa roundabout, sabi. Siguro hindi ko narinig, baka na, minsan, na napaaga ako ng turn, or nag-exit. Minsan, huli naman, subali, dalawang beses ako nag-ano, guys. Instead na 1 hour lang yung travel, yung pabalik ko, naging 1 hour and ano na siya, mga 30 minutes. Sabi ko, okay lang yun, ay, napagod talaga ako. So, first time yun, napakahirap, ganun talaga ang buhay, guys. Kahit ano, may, kahit anong gagawin, laban lang, no? Napakahirap. So, ganun, guys, ang aking experience kahapon. So, ngayon, wala akong word. Siguro, kasi nag-aalok yung aking supervisor na magda-drive daw ako, tapos ilalagay niya ako doon sa mga... Ayaw kasi mag-drive-drive, kasi nakakapagod. Mag-work ka pa, mag-drive-drive ka pa sa many places. Kapo yun masyado. Ayaw ko noon. Tapos, ay nako. Parang dirahandahan niya ako. Noon, pinadrive ako mag-isa doon. Ay, kain pala tayo guys. May ano ako doon, pumelo. Masarap siya. Chinese pumelo ito eh. Hmm? Harap. Hintayo. Buti na lang, guys. Kauwi ako ng maayos. Thanks, God. Ang alam ko, kunti-kunti ako ng aking supervisor kasi yung sabi ng isa, kasi nag-alok siya sa akin eh. Sabi ko, ayaw ko mag-drive kasi hindi ako nakadrive. Since na nakakuha ako ng, or nakapasa ako ng ano, hindi pa ako kampante. Lalo na ngayon, sinabak ako sa ano. Sinabak ako sa difficult na weather. Boy, sana kung summer yun. Madilim-dilim pa naman dito. Tapos malamig. Tapos slippery. Daming ano talaga. Sinabak agad ako sa napaka-challenging na ano. First time kong mag, ano, maniho. Sana nga hindi, guys. Hindi ako pinapag-drive. Sana lang. Pero, isip-isip ko rin eh, parang ma-enhance or ma-improve ang aking skills sa pagdadrive. Di ba, hindi mo mahasa yung skills mo sa pagdadrive kapag hindi ka gumagamit ng sasakyan or hindi ka nagdadrive, di ba? So, okay na din yun. Pero, guys, yung ano, yung palipat-lipat drive, minsan 1 hour, take 1 hour, lipat ka naman sa ibang place, 1 hour. Ayoko nang ganun, promise. So, kain po pala tayo. Ito pala yung chicken natin today. Naraligo na ako maaga. Hindi naman ako nakatulog ng maayos. At nagising ako ng maaga. I hate my day off, guys. Sometimes I hate because pag day off ko maaga ako magising. Naliligo na ako maaga dahil pumunta daw kami sa cinema mamaya. Tapunta rin ako sa office kasi uwi ko yung susi. Tapos kunin ko yung susi for tomorrow. Umaga ako bukas eh. Pagod talaga guys. Parang kagabi pag uwi ko pagkatapos kong kumain. Nako, sobrang pagod guys. Nakatulog ako sa sofa. Nakatulog ako sa sofa. Sobrang siguro na super exhausted. Exhausted, di ba? Exhausted. Paano ba yung pronounce yun sa English? Basta yung na-burn out na yung katawan mo ba? Kasi ayaw ko din mag-drive-drive kasi hindi ako makatulog ng maayos. Baka biglang makatulog ako, maka-idlip ako ba? Yung difficult. Pero sana, hindi naman magbibigay si Lord ng mga challenging na pangyayari, mga situation na hindi mo kaya malampasan, di ba? Kaya believe yourself na lang. Kaya kahapon talaga, hindi na ako kinabahan, pero nag-worry ako. Kasi malayo yung first time ko eh. Yung weather, napaka-difficult talaga. Hindi mo makita talaga. Lalo na yung splash ng mga ano, snow sa iyo, papunta sa iyo. Makita ang daan. Ano, pero charred experience na yung ginawa ko kahapon, guys. I can't wait ano na maging summer na. Mga ilang months na lang guys magsa-summer na dito sa Finland.
Ito masarap siya, oh, hindi siya mapait. First time ko makabili dito ng pumelo sa na masarap. I mean, first time ko makabili ng pumelo na masarap. Kasi yung ibang binili ko, ang pait. Ano din yung Chinese pumelo? Ito, hindi malaki yung ano, yung ano niya ba? Ito, oh, hindi siya malaki. Kung mataba-taba ito, malaki, mas juicy ito masyado. Mas juicy naman siya, pero hindi masyado. Kasi konti lang, di ba? Parang hindi pa siya talaga ready, no? Yung maliit yung mga ano niya. Sarap. Napakasarap. Yan. Yung sa atin may ano, yung partner ko daw, hindi pa daw siya nakakain na yung color pink-pink na ano, puti lang daw yung ano niya, or ganito, parang yellow-yellow. Ito lang daw yung nakain niya. Sabi ko, sa Pinas, pag makaano ka, meron doon masarap, mga tatamis, juicy. Ibang, naman. So, ayun lang guys, ang ating topic, no, napashare lang ako guys. Hindi naman necessary, pero... Siyempre, kailangan ko rin ipalabas yung aking nararamdaman, di ba? Taam guys, ingat kayo palagi. Bye. Kain muna tayo. Bye.